Let me express my gratitude, ang thanksgiving sa ating Panginoon for our nation, the Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao, and all over the world, lahat ng mga Pilipino, nasa puso natin, nasa dugo natin, nasa diwa po natin, ang pinaglaban ng ating mga ninuno na kalayaan or independence, no? So, sa mga kasing edad ko, na ang grandparents ay umabot pa sa World War II, sa Commonwealth, parating sinasabi sa atin yung independence from foreign rulers, from foreign interest. And then, nung panahon ng ating mga magulang, yung namang independence or freedom from corruption, from bad government, from poverty. Of course, until now, yan po ay isang struggle ng ating bansa, yung magkaroon talaga ng good governance at magkaroon talaga ng solution sa poverty, but we've gone so far. So, I'd like to point out that being independent as a nation has no conflict with being totally dependent on God. Diba? Even sa ating preamble ng ating konstitusyon, sinasabi natin na hinihingi natin yung aid or yung tulong or patnubay of the Almighty, no? Dependence on God, you know, gives us the independence as a nation, as a group of people, to develop our country and to follow our own path, no? In accordance, of course, with God's laws, no? At kaya ko ito sinasabi dahil yung gusto ko sana ng topic today is about stewardship. Stewardship, no? Kasi minsan pag pinaglalaban natin ating karapatan, nakakalimutan natin na meron tong kasama o kaakbay na responsibilidad, di ba? When we talk about rights, we also have to talk about responsibilities. And I'd like to honor, first and foremost, of course, everyone who fought for Philippine independence, everyone who's fighting for a nation under God. And having said that, kasama po dyan sa ating evolution, kasama po sa ating paglaban, yung mga symbolism. So in the same manner that when we say Malacañang, we know that we're referring to the executive department, to the seat of power. When we say Manila, we're not only talking about the city, napakaraming, napakagagandang city sa ating bansa, but we're referring to the capital. So in the same manner that when we talk about the new Senate building, we're talking about an iconic building that will really symbolize the people's aspiration, di ba? A Senate is usually a group of learned people na pinagkakatiwalaan ng tao na maging representative nila at ipaglaban yung kanilang karapatan. And I'd like to honor the idea, the people, the institutions who fought for this new Senate building. Napakaganda po ng idea, ng plano, ng design. But as I said, kasama sa karapatan yung responsibility. So stewardship, no? So the first thing I want to emphasize here is that iba ho yung pwede, iba ho yung dapat. Okay? Iba yung pwede at dapat. So for example, kung may budget sa ating General Appropriations Act, let's say 10 billion pa for the new Senate building, pwede ba tong gamitin? Eh kung nasa budget po, di pwede. Pero dapat ba? So we should not only be talking about what's legal, but also what's moral, what is correct. So bilang chairperson ng Committee on Accounts, ito po ang mandate ng Committee on Accounts po na yung sound fiscal management at saka yung pag-audit po ng pondo na may kinalaman ang Senado. Ito din po ang isa sa mga unang sinabi sa akin ng ating Senate President na let's review and let's make sure that we do what is right. And we had a long discussion about leading by example without using that word, na we have to have the ascendancy, the credibility, pag minomonitor natin, pag we exercise oversight powers over other projects ng gobyerno, we have to start with ourselves, di ba? So I'm sure napanood nyo na sa news na na-inform kayo about yung statement ng ating Senate President. So let me just give you some information about that, no? So when you say kasi stewardship, 'di ba, yung ikaw yung namamahala, 'di ba? Yung
yung parang you hold it for the next generation. So whether you talk about our children's education, you talk about health ng ating mga kababayan, you talk about infrastructure or ekonomiya ng ating bansa, it's not only for our generation and for us to use it, parang dumadaan lang tayo or isa lang tayong katiwala for the next generation also. So ganun din po ang ating Senate building, iconic building. Dapat yan, it will be for each and every generation of Filipinos. That's why we have to start correctly. Maganda naman po ang start, pero medyo lahat po ng nakakita ng cost, medyo nagulat. But I ask people, let's not muna speculate, let's not jump to conclusion. Ikaw man ay maging teacher o maging estudyante at bigla kang pumasok sa isang klase in the middle of the semester, anong una mong gagawin? Review, review, review. So magre-review muna po tayo about the Senate building, about the cost, about the kung ano nangyari. So let's not muna speculate, let's not make accusations, let's make sure na factual, let's make sure na kompleto yung ating information, no? So so agad po sinabi ni Senate President na Chief Escudero na reviewin natin, no? So what we did is we called yung mga namamahala. Ito, ilan po dito ay nasa staff pa ni Senator Lacson nung siya po ang chairman ng Committee on Accounts. Yung iba po ay nasa staff pa ni Senator Nancy Binay nung siya po ang chairperson ng Committee on Accounts. I use the word staff loosely, meaning they can be with the Senate Secretariat, they can be the Committee on Accounts, or somehow connected officially or unofficially with the chairperson, no? But ang point, sila mismo yung namamahala. So sila ang custodian ng knowledge and some of the documents, no? So there's been a number of briefings already, together and separately, no? I mean, together, magkasama kami ni Senate President Escudero, then separately sa akin, sa staff ko, then separately din sa kanya. So what I did was simply put together an executive summary. I'm releasing this to the Senate media para maging transparent at saka para makita niyo yung initial po na nalaman namin about this. And together is a very short memo. And sa short memo na yan, may recommendation ako. Basically, it's to continue the review. Magkaroon ng high-level na coordination na team, liaison team with the DPWH. Kasi even when I watch the news, may mga iba talaga eh. Iba sa briefing, iba yung sinasabi sa news. At and we don't, again, want to speculate. We just want to make sure na walang misunderstanding dito and that we get all of the facts. And we really know, no, what was approved, who approved it, what was the reason behind the approval, etc. Because nga, tumaas na nga yung cost, no? So, isa din sa kasama dyan sa memo is magkaroon ng third party na technical, no? This can be a small group to be able to look all at all of the documents and look at the history to be able to give us a clear view of what happened and what's gonna happen. So let me clarify this part, no? Kasi napanood ko rin yung news kagabi na may taga DPWH na nagsasabi nga na wala pang order na itigil. Yung sinasabi po sa news na phase 1 and phase 2, ito po'y na-bid at ito po'y ongoing, pwede naman po tuloy yung construction dyan na nire-review namin. Wala pong conflict yon. So we're just looking at the documentation, we're looking at yung mga why and what, pero tuloy-tuloy po yan para walang delay. Pero meron po kasing additional na 10 billion sa aming briefing na hindi pa daw yan na-procure, no? Hindi pa na-bid or meron kasing isang part ni-negotiate, no? Na billion din. So, eto, whether, let me just use the word procure, although mas alam ng ating kababayan yung bid, but there are different ways to procure. So, eto po yung hinold, no? And I agree and support the decision of the Senate President, and this will not cause delays because nga we have to find out kung tama yung amount at tama yung bibilhin at tama din yung pagko-construct, no? What I meant pagko-construct, for example, ang ginawa ni Senate President, inikot niya yung lahat ng floor at lahat ng building, kinausap niya yung mga empleyado ng Senado para to find out nga. Kasi, just to give you an example,
again, we're looking into this further, no? Na isang recommendation ng isang grupo, parang kung director one, for example, kayo, pare-pareho yung size ng office. But it really depends on your job, eh, di ba? Kung ikaw ay director na computer ang karap mo parate, ibang-iba yon sa isang director na may kausap kang 8 o 10 tao everyday. So of course, yung size ng office nyo magkakaiba, di ba? If you're a director with 5 people in your office, that's different from a director who has 30 people in your office. If you're a director that deals with the public, so syempre, mas malaki din yung area mo kung saan papasok, no? So, again, yung evolution, di ba? Kasi sabi nga ni Senator Lacson, they were considering, di ba, the regional senators at that time. So, pakitignan po, pakibasa po yung executive summary at saka yung memo po, kasi it's quite clear, no? And we're working on the second one as we continue to get all the information, and we're asking, of course, for the DPWH to give us all the documents. Again, di ba, we are more than willing to listen to everyone, no? So let me clarify ulit yan, ha. Yung sinasabi sa news na phase 1 and phase 2, hindi magkocause ng delays yan kasi tuloy-tuloy sila. In fact, may delay na yan. At in fact, sila na nga nagsabi kung kailan earliest na matatapos. And sa report mismo, yung slowdown na inutos ng DPWH, nandiyan po yan sa report, no? So it's not the order of the Senate President nor the doing of the Committee on Accounts that will cause any delay at this point, because at this point, we are reviewing phase 1 and phase 2 while it is ongoing, and it is the additional 10 billion that we are reviewing now, and we will get people with expertise to help us here, no? Ang nag-review po nito, for your information po, ay nasa Secretariat ng Senate, nasa staff ko, nasa staff ng Committee on Accounts, at sila po namamahal. Yung iba po sa kanila, very, very capable po, may abogado, may engineer, na from the start po, nandyan sila sa project. So, hindi po to bulong-bulong or haka-haka, lahat po to ay official, mga reports, mga documents, no? But voluminous po, napakarami, kaya we're sorting through it. So, ang hiningi ko lang po, let's not speculate. If there are three words I want to use, first is review. Nagre-review lang po tayo, nagre-review. Secondly, it should be factual, di ba? Hindi pwede po dito ang suspicion, speculation, assumption, akala. It should be factual. And number three, independent, di ba? So just because you told me it's 100 million for this, that doesn't mean na automatically, we will believe it. Kailangan factual. O ano ang kapareho niyan na 100 million sa unbuilding yan? Paano yan, no? So, apples to apples po ang gagawin natin. There are many questions, but hopefully, lalo sa ating mahal na mga Senate media, that the initial memo and executive summary will answer some of your questions. Have a parallel review. We welcome that. Meaning, magaling din po kayo talaga maghukay not only footage, not only yung mga statements, but also the history, the documents. These are all public documents, so dapat ito lahat available sa inyo. I just like to assure people we will fulfill our mandate sa Senado, our committee, the mandate of the Senate President. And in fulfilling that mandate, kailangan we lead by example, di ba? Alam nyo naman, may oversight powers ang Senado. Senado ay part kasama House of Representatives sa process ng pagpasa ng budget. So, hindi pwedeng sita kami ng sita ng paggagawa ng highway, paggagawa ng ospital, ng school. Nasasabihin namin, ang mahal naman nito, kulang to, sobra yan. Tapos sa sarili naming building o sariling project, we did not lead by example, no? So, that's what we're doing. Franz Bantilla, grabe 10B. Precisely yan ang reaction ko. Yan ang reaction ni Senate President. Yan ang reaction ng mga tao. Kasi initially nga, di ba, it was a little bit over 8B for the shell, but lumalabas nga ngayon, nandyan sa memo, no, yung more than 20 billion na or 23 billion, no. So, ano yung goal? Okay, goal. The goal is to have the best functional, iconic Senate building that will be a symbol, di ba, of our democratic process, of the will of the Filipino people, no. At the best quality sa tamang cost, no, sa tamang cost. That will be a challenge now kasi nga
because of what is contained sa memo. But we will do our best, especially hindi pa naman nabibid or napro-procure yung 10 billion. So, let me end by saying, iba ang pwede, iba yung dapat. Marami sa mundo na to ang sasabihin ay pwede. Lalo ko po, pag 24 kayo na medyo mataas ang katungkulan, marami magsasabing pwede yan, pwede. Pero dapat, nag-uumpisa tayo sa dapat ba yan o hindi. And I'm sure we will get the support, no, of our Senate colleagues in looking into it. As I said, review pa lang po ito, no? So, dapat tayo po ay malaya, dapat we celebrate Independence Day, pero dapat din po we continue to fight not only for our rights, but that we all do our responsibilities. God bless you po. Please pray for the Senate. God bless the Senate. Please also pray for our nation. God bless our nation, the Filipino people. God bless you po. Have a good Independence Day. And mamaya po, I'll be joining our OFWs for a reception sa Independence Day. So in your own way po, please reach out, transform this nation, honor God, build your communities po. Let's do something on Independence Day aside from saying congratulations or pagbati sa isa't isa. Let's really honor the people who fought for our nation. God bless you po.